Welcome back mga kabayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isang nagbabagang balita ang gumulantang sa publiko ngayong araw matapos nabuking ang tangkang pagpapatahimik kay Eyewitness Cathy Binag, isang kilalang whistleblower patungkol sa paggamit ng white powder ni na Presidente Baby M at unang ginang na si Smugs. Si Binag ay inuulat na puntirya ng isang pagpapatahimik plot na pinangunahan ng isang taong kilalamang bilang Smugs. Ang utos na ito ay di umano'y nag-ugat mula sa kanyang pagbubunyag ng katiwalian na kinakasangkutan ng mataas na opisyal ng gobyerno na si Presidente Baby M at ang asawa nito. Si Cathy Binag ay unang naging tanyag matapos niyang isiniwalat ang malawakang anomalya sa paggamit ng white powder ng mag-asawa na direktang may kinilama sa mag-asawang sina Presidente Baby M at ang kanyang asawang si Smugs. Ang kanyang matapang nakbang ay nagbunga ng masusing investigasyon sa mga illegal na transaksyon ng Pangulo at naglagay ng matinding pressure sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit sa gitna ng mga isyong ito, nakatanggap ng information ang mga otoridad mula sa isang hindi kilala na source na si Binag ay target na patahimikin ni Smugs upang ihinto ang patuloy na pagbubulgar ng eyewitness na ito. Ayon sa ulat, ang plano ay sinigawa sa lihim ngunit nabigyan ng babala ang mga lispo bago pa man ito mapatupad. Sa ngayon, nakatakdang magsasagawa ng masusing seguridad para kay Cathy Binag habang patuloy ang investigation patungkol sa naturang pagpapatahimik plot. Ang publiko ay nananatiling naghihintay sa magiging hakbang ng pamahalaan tungkol sa lumalalang isyu ng katiwalian habang maraming sektor ng ang nananawagan ng hustisya para kay Binag, samantala nananatiling tikom ang mga lips ni Presidente Baby M at ang kanyang kampo sa isyung ito. Ngunit malinaw na ang usapang ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon kundi pati na rin sa tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Patuloy naming susubaybayan ang mga pangyayari sa kasong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sindikato at mafia, alam niyo na, gobyerno. Si Miss Cathy Binag ay insider, saksi sa mga nangyayari. Kung paano niya dinidescribe mga ate at kuya na may mga natitira-tirang pulburundine. Diba? And then pag nakalkal natin yung mga pruweba ng mga pulbo-pulbo noong April pa pala doon sa Bataan, trending nga ulit yung video ni Kuting at dubidubidabdab, wala sa sarili, lutang, diba? O nga pala, kanina sabi ko sa inyo, ginagamit na naman nila yung mga atleta, diba? Diyos ko, may i-upload akong video na si Ma'am Shea parang anes, parang baliwag, Bulacan, parang may ting-aling si Ma'am Shea. Anyway, mamaya na lang yan. Pakinggan muna natin si Miss Ma. Ang dami kong gustong sabi. Hoy, mag-like kayo dyan. Hindi na naman kayo. Recorded muna tayo dahil hindi ako makapag-live kasi alang ang oras mga atit kuya at baka ang karamihan sa inyo ay tulog pa. Let's listen to Miss Maharlika. So ngayon, yun ito yung nakaka-alarma. Nakaka-alarma na lahat na lang na magsasalita, o katulad niyan, si Cathy pagugurgur. According to that sexy star na ipinagkalat at sinabi kay Corina. Certain Corina. I don't know kung anong apelyedo. Now, ngayon, tapos ito si Inday dahil nag-resign sa DepEd at nagsasalita na ang pamumuno ay hindi dapat, ang motivation ng pamumuno ng ating bayan ay hindi dapat nakabase sa pagiging sugapa sa pera, ha? Sugapa sa pulburon, at sa pagtumar o pagtoma ng champagne. Diyos ko, wala. Hindi nga siya kilala kaya hindi nyo siya napapangalanan. Wala talaga ako makita. Okay? Sabi ni Lady Sai, si Franz Castro ang gagamitin lang. Exactly. Kasi itong quad committee na ito, mga palangga,
Di ba? Ngayon ay gusto nilang ang ipatawag, di ba? Kasama diyan si Inday Sara sa kanilang mga war on drugs, ay what you call it, yung pinapatawag nila una yung patungkol nga sa illegal na pulburon, yung tungkol daw sa mga sindikatong Chinese at yung extrajudicial killings na naganap daw noong panahon ni Pangulong Duterte. At di ba, dinamay nila si Inday sa ICC. So ito ngayon ang pinagkakabalahan ng Quad Committee ng mga hangag, ng mga jutang genemes na papuntahin si Pangulong Duterte at si Senator Bato, nagsabi na siya na hindi siya pupunta. At kasama yan si Inday sa kanilang pagdidiin na patungkol dito sa extrajudicial killing na ito. Kasi the purpose of these people ay i-trial by publicity ang mga Duterte at ang yung mga allies nila na still na sumusuporta pa rin sa kanila. So ngayon, para magurgur nila tayo, sisindakin tayo. Siyempre kung si Cathy ay duwag, tatahimik na yan. Hindi na magsasalita yan. At pwedeng, kung siya ay maduwag, pwede niyang i-retract yung sasabihin niya. Ay, pasensya na po kasi nagpupulburon lang po ako. Pwede siyang tutukan something. Pero hindi, you know, sa pagkakakilala ko in short period of time na pagkakausap ko kay Cathy, halos nagkakwentuhan na nga kami ng buhay namin at halos similar ang buhay namin sa pakikipaglaban sa buhay. That's why I really admire. Okay? I really admire this lady kasi napakatapang. So ngayon, pwedeng sasabihin na tutukan or something kay Cathy, tatakutin, na i-retract mo yung sinabi mo. Okay? Pag nangyari yan, ibig sabihin, nasa danger ang buhay ni Cathy. So we have to protect. Kasi mga kababayan, very consistent siya sa mga pag-uusap at sa kanyang sa interview namin na nakita niya si Bangag at kasama ng ex-partner niya na sumisingot ng pulburon. And supported with this video, mga kababayan. Okay? At yan, ito na nga, itong ating figure 4 dito sa ating authentication dito sa Amerika. Okay, so according to Ms. Maharlika, mga ate at kuya, merong kausap si Tambi na sexy star na ang kanyang kalaguyo ay parang money launderer. Maybe we could check if that term is correct. Hold on, launderer, is there such a thing? Kasi tinatawa ni Ms. Maharlika, pero parang tama naman. Launderer, uh-huh. Ayun nga. Well, tama naman Ms. Maharlika ang ginamit mong term, launderer, okay? According to Cambridge.org, it's someone who moves money that has been obtained illegally through banks and other businesses. Okay, tama yung launderer. So yung jowa daw ng artista, mga ate at kuya, ay isang money launderer, foreigner, like siguro Asian din. Yeah, if not Indian, pero yun nga, kausap daw ni Tambi yung sexy star na yan. Hindi naman daw masyadong sikat na, nahiwaga niya ako kung sino, pero alam daw ni Sir JM. Oh well, kung alam mo Sir JM. Pag nakita tayo sa essay, bulong mo sa akin. So, sino kaya yung artista na yun na sexiness? Pero hindi maganda yung pinag-uusapan. Oh, teka, yung binanggit ko kaninang pangalan. Ano kaya yun? Sexy star kaya yun? Diba? Yung kawarlahan yun, matagal na, like almost 9 years or 8 years ago, almost a decade din yung kawarlahan, Miss Cathy, diba? So, I don't know. Kausap daw si Tambi na ganun daw ang balak pala kay Miss Cathy Binag. Nakakalungkot po. Pero sino ang mastermind? Kayong tatanong ko, mga tatuya. Kung akong tatanungin nyo, ang mastermind dito ay yung nag-alok sa kanya ng bebe powder. Do you want? Pero ang malaking hiwaga rin dito ay bakit si Tambi ang nag-e-execute or mag-e-execute? So utusan talaga ng... Well, I mean, sa kagustuhan ba ni Tambi na one day ay maging vice president siya o maging presidente ng Pilipinas, if not prime minister, kaya gusto nilang galawin yung constitution natin, di ba? Kaya pinupush nila yung people's initiative. Sa kagustuhan ba niya, sunod-sunuran siya kay Ahas sa lahat ng utos? It's not just Tambi.
Hindi naman sinasagasaan masyado ni Miss Kathy Binag si Tambi eh. Ang nakaladkad ng gusto dito mga at kuya sa usaping pulvoron sa paglabas ni Miss Kathy Binag primarily is kuting. And na-highlight ng bungga-bungga, syempre magjowa si Kuting at si Ahas, pagdating ni Miss Kathy sa bahay nila, ang sabi agad sa kanya, ang bunga sa kanya paglabas niya sa powder room ay, "Do you want?" "No, I don't do that," said Miss Kathy. "Then why are you here? You're not supposed to be here." Louie. Yun ang sumasagi sa isip ko na pwedeng mastermind kung sakaling ipagurguro si Miss Kathy. Mag-ingat ka, Miss Kathy, at sana makarating sa iyo yung vlog natin. And I bet kinonta ka na rin naman ni Miss Marley ka na pinag-iingat ka. And mabuti na lang na, well, mahirap kasi Miss Kathy ang kalaban natin, bangag. Wala sa tamang sarili, tamang pag-iisip, 'di ba? Lutang, lugaw, paranoid. Alam mo 'yan, bawas ang katinuan ng pag-iisip ng mga taong addict. So, mas peligroso sila, Miss Kathy. Wala silang pakialam kahit marami ka nang na-distribute na flash drive or USB 'yung tinatawag, kahit nakakalat na 'yan sa 150 ka tao, 'no? Ang importante sa kanila magurgur ka. Pero syempre, 'yan po 'yung kanyang sinave ng mga documents, pictures, videos, and even statements, siguro sworn statement, ay considered to be dying declaration na rin mga tatkuya kung sakasakali nga pong may mangyaring masama kay Miss Kathy, magsa-stand in court yung mga ikinalat niyang files doon sa USB flash drive. Tatanggapin ng korte yon at strong evidence yon. Lalo kung babanggitin niya doon na or nabanggit niya na kung ano't ano man ang mangyari sa akin, itong mga taong to ang may kagagawan, itong grupong ito, ang sangkot, ganyan. At kung ano pa ang nilalaman ng flash drive na yan or USB yung tinatawag, ay magiging strong na ebidensya laban sa peperwisyo kay Miss Kathy. Kaya kayo po na mga may balak gumurgur kay Miss Kathy, mag-ingat din kayo kahit wala na kayo sa tamang katinuan. Malay nyo may isang saltik, di ba? Gusto kayong madiin. Bigla na lang, ano, hindi naman talaga nyo kaibigan. Pinagtripan lang si Miss Kathy, di ba? Sinabuya. Miss Kathy, mag-ingat ka, maraming paraan para ikaperwisyohin. Sinabuya ng asido and whatnot. Ibibintang sa inyo, Kuting, Butod, kayo malilintikan, even you, Tambi. The more na dapat yung pag-ingatan na walang mangyari dyan kay Miss Kathy masama. Kasi nakapag-prepare yung tao ng ebidensya laban sa inyo at kung sino man ang paperwisyo sa kanya, marami siyang kakalad ka rin. She will not go down alone. Tangay kayong lahat. Makakaladkad kayong lahat. Hindi namin alam kung paano nyo i-manipulate ang Korte Suprema, ang Korte, ang Justice System, lahat na para magpabor sa inyo. Well, hawak nyo sa leeg yung mukhang bantay na ng Cavite. But hindi namin alam kung anong mahika ang gagawin ninyo. Pero pag may nangyari dyan, napakalakas na ebidensya nung kanyang mga kinalat na mga files through that USB flash drive. And Miss Kathy, again, maraming paraan para kayo magurgur. Sabi nga doon sa video, di ba, na inilabas na sa PIDEA leaks ng Senate hearing ni Senator Bato, hindi ka na kailangan bangbangin kung talagang gusto kang itumba ng mga manggugurgur na mga politiko at mga sindikatong ito at mafia. Pwede ikaw masagasaan, pwede ikaw malason, mag-ingat ka sa mga kinakain mo, pinagsinasamahan mong tao. Ano pa, baka ikay makulam at kung ano-ano pang perwisyo ang gawin sa'yo. So mag-iingat ka. Good thing mga ate at kuya, sabi ni Miss Kathy, she's very protected naman. May tao or may malaking tao namang pumuprotekta sa kanya. Kaya malakas din ang loob niya. At likas naman sa kanyang personalidad na malakas talaga ang loob. Plus may naka-back up din kay Miss Kathy. So sana po i-bless yung taong yan kung sino man yung pumuprotekta kay Miss Kathy. At i-bless palalo ng, di ba, ng nasa itaas si Miss Kathy na huwag maperwisyo ng mga demonyo sa lupa, lalo sa Pilipinas. Dahil mauuwi po talaga, disko po, magiging impyerno ang Pilipinas sa pumumuno ng mga demonyong ito. O si Bantag, hindi naman lumalabas ng Pilipinas. Balita ko yung paggalagala nga lang dyan sa norte, di ba, sa Baguio. Bakit hindi nahuhuli? Kung siya talaga ang kriminal. O,
siya ang tumugi kay Percy Lapid na isang giorno, di ba? Unang-unang giorno yatang napas lang sa pag-upo pa lang ni Kuting. Mabibigat ang mga banat nito kay Kuting. Ginto ng pamilya nila, pagkukainan ni Kuting. According nga kay Percy Lapid, sino ang may pinakamahabang experience sa pagpupulvoron ay si Kuting yata ang kanyang tinutukoy. Okay? So, eto post nga ni Ibi Hugalbot, Holy Fucking, alam nyo na, si Yet, Lapid Slay Suspect kills, iba yung pronunciation, baka ma-strike ako ng YouTube, kills self during arrest. Ina-aresto ng kapulisan, nagpakamatay yung tao. Bakit mo papaslangin ang sarili mo? Right? Eh, kung gusto kong paslangin ng mga pulis, eh di kahit hindi mo natsugihin ang sarili mo, hayaan mo na. At least, mapupunta ka pa sa langit kasi chinugi ka. Kasi kilala natin ang mga pulis ngayon, parang hindi nakatiwa-tiwala, di ba? Or, ba't mo papaslangin ang sarili mo? Hindi ka naman tutsugihin ng mga pulis. Malay mo, ikukulong ka lang naman. Makukulong ka lang habang buhay. O, mas masarap pa rin na buhay kahit nasa kulungan ka kaysa tsugi ka na. Ang pinaghihinalaan po ng iba, baka hindi ito titil ng sarili, baka chinugi siya ng pulis. Baka pumalpak sa operation, ano? Pero basahin natin yung balita, ha? So, yun nga po, alleged accomplice of gunman in Percy Lapid's lay dies during serving of warrant. Ay, sineserve ko lang pala yung warrant, eh. Warrant of arrest. Ito yung balita nga po, a man alleged to be the accomplice of self-confessed gunman Joel Escorial, yun yata yung nahuli at kumanta, yung tinuro niya yung iba pa niyang tatlong kasama in the killing of broadcaster Percy Lapid died during the serving of arrest warrant in Lipa City, Batangas before dawn on Sunday. So mag-uumaga, may Tagalog po tong balita, mga tatuya. Isa sa mga pumaslang kay Percy Lapid, kinitil ang buhay habang inaaresto ng mga kapulisan. Bakit hindi napigil ng mga kapulisan yung pagbangbang nito sa kanyang sarili? Huwag mong gagawin yan. Sige, subukan mo. Di ba? Paano nagbangbang ito ng, sa bunganga? Or what? Huminahon ka. Walang ganong ganap. At bakit siya magpapakamatay? Kung meron siyang dapat ilaglag at sabihin, bakit, di ba? Bakit puputulin niya yung pagkakataon niyang yun? Na ma-reveal kung sino ang utak, sino nag-utos sa kanila. Kinitil lang isa sa mga suspect na pumaslang kay Percy Lapid. Mabasa, Percival Mabasa pala ang totoong pangalan ni Percy Lapid. Isang broadcaster ang kanyang buhay habang inaarest ito ng kapulisan sa Batangas ngayong ayon nga po sa Lipa. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Menel, Melencio Nartates Jr. Allergic ako sa Junior. Kayo ba? Pag-comment ka sa comment. Kinilala ang suspect na si Jake Orly Mendoza, 40 anyos, residente ng Baco Oriental, Mindoro. Aniya, binarilito ang kanyang sarili habang nakikipag-usap sa mga kapulisan sa kanya. Napakawalan na nito ang kanyang mga in-hostage na mismong live-in partner at anak nito. Nung siniserve siya ng warrant, in-hostage niya yung live-in partner niya. Anak, subukan niya akong hulihin. Ay, di dapat yun ang binangbang niya. Tama? Subukan niya akong hulihin at babangbangin ko itong in-hostage pala niya yung kanyang live-in partner at anak eh. Ba't sarili niya ang chinugi niya? Ayun ang panakot niya sa pulis eh. Ayun yung umalis ha. Ayun yung tumigil. Ayun yung lumabas dito sa bahay namin. Ito, tsutsugihin ko. Bang-bang. Kakaiba. So ang hinala po ng iba dito ay tsaka dyan sa Lipa, mga atat, kuya, ko na nagsasabi sa inyo, panahon ni Ngoy-Ngoy ha, ang lala ng krimen sa Lipa. Daming chinuchugi dyan. Sorry sa Lipa, maunlad kayo, pero kilala kayo na ang tae, nagkakandaman. Marami akong friendship, hindi naman marami, dalawa. Dalawa sa personal kong kakilala na chugi sa Lipa. Alam niyo ba kung ba't naglakas loob lang ako magtrabaho sa Lipa? Kasi dyan din ako nagtrabaho dati. Dahil si Tatay Digong na noon ang nakaupo at safe na sa Lipa. Okay? Pero nung hindi pa si PRRD, panahon pa ni Ngoy-Ngoy, grabe ang krimen dyan. Hold up. Snatching. Ganun, kung ano-ano pa. Chugi.
Gurgur! Ang lala ng krimen dyan sa Lipa. Sabi ni Miss Maharlika o kahapon, ginugurgur ang ginurgur ang sarili o mga vangag ang gumurgur sa mga involved daw sa paggurgur kay Percy Lapid, galawang vangag. Even Miss Maharlika naghihinala na baka hindi talaga yung nagpakagurgur ng sarili, kundi chinugi na rin talaga. I don't know kung paanong gagawin. Like maybe, binangbang talaga ng pulis yun. Tapos pinatahimik na lang yung live-in partner at anak. Binigyan na lang ng datong. We don't know. Kasi mga ate at kuya, kung siya ay isa sa mga accomplice ng chumugi kay Percy Lapid, or isa siya sa apat na yun, baka ikanta niya kung sino talaga ang nag-utos eh. Baka hindi si Bantag. Bago pala na banat-banata ni, malay nyo si Percy Lapid, finid lang ng isang itim na ahas ng info na si Bantag ganito, may mga corruption sa Bucor. And then, parang huli, yun yung huli yata niyang no? Ang huling radio program ni, isa sa mga huling radio topics ni Percy Lapid, yung patungkol kay Bantag. Na Quezon may bahay diyan sa Laguna, Santa Rosa ba yun, na pinuntahan mismo ni Percy Lapid, thingy-thingy. O ito ang bahay ni General Bantag, ang laki-laki ng bahay, Bucor chief lang naman yan, ganyan na yan. So, pero bago yung kay General Bantag, ang mga binabanata ni Percy Lapid nun, si Kuting, pamilya ni na Kuting, mga ginto nila, yung pagpupulvurun, yung katrabaho ni Butod sa kanyang law firm na siya isa sa kumukumpas sa Kamangyang, kung ano-ano ang mga banat ni Percy Lapid. Nakakapagtaka pa dito mga atid ko, I don't know if this is a sign, hindi ako nakasubscribe dyan sa YouTube channel ni Percy Lapid eh. Hindi ko rin pinapanood, hindi ko naman sinisearch, pero nag-a-appear lagi sa YouTube ko pag nag-open ako. It's as if it's saying something na, Maui, i-vlog mo to, panoorin mo to. And pa isa-isa, pinapanood ko yung mga vlog niya. Actually, natopic ko ng dalawang beses si Percy Lapid noon, di ba? And nag-a-appear ngayon sa YouTube ko, nire-recommend ng YouTube. Maybe that's their algorithm working, or maybe it's a sign na dapat kong i-review ang mga vlog ni Percy Lapid. Pero every time na may nag-a-appear po na nire-recommend na video galing sa YouTube channel ni Percy Lapid or Lapid Fire, I think that's Lapid Fire yung program niya, puro bati ko sa pamilya ni Kuting, sa administrasyong Kuting, at even sa kandidasi pa niya noong 2022. Puro bati ko kay Kuting ang lumalabas na vlog or videos ni Percy Lapid kapag nag-o-open ako ng YouTube. Promise. Eh, hindi ko naman yung sinesearch sa YouTube para i-recommend ng YouTube. Di ba ganun yung algorithm? Kung ano yung parang recommended for you, suitable for you, or maybe lagi mong sinesearch, or maybe nakasubscribe ka sa channel na yun, nag-a-appear lagi sa feed mo. Hindi ko siya sinesearch sa YouTube. Basta na lang nag-a-appear yung video niya. Maybe it's a sign na dapat ko pang panoorin at dapat natin panoorin yung mga nakaraan niyang vlogs. Kasi even ito, katulad ni Miss Marlica, may nag-post nga dito si Mahal na Reyna. Teka ha, napin ko. Patungkol din kay Percy Lapid ang pinopost. Na Quezon, sabi ni Edwin Hamora, tupuntan ko yung kanyang Facebook page, si Mahal na Reyna. Na Quezon si Percy Lapid ay parang pinaparinggan niya na si Kuting ang pinakamatagal na may record na nagpupulvuron. Sana makita ko ha, ang daming post eh. Yan. Hulaan ninyo kung sino ang tinutukoy ni Ka Percy sa video, kung sino ang may pinakamahabang experience sa pagsinghot ng pulvuron. And ang tinutukoy at pinaparinggan niya dito ay si Kuting, sabi nga ng isang netizen, si Bangag na Presidente. Nagtitrend ulit ang mga videos ni Percy Lapid. Maybe something and someone or whatever entity it is moving
para makalkal ang mga videos ni Percy Lapid, kasi ang pagkakaalam natin, si Bantagla ang kaaway ni Percy Lapid. Matitindi pala ang banat niya sa pamilya ni Kuting. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit siya nagurgur? And again, sino ang mastermind? At bakit yung mga tsumugi sa kanya parang iniisa-isa? Well, at least, di ba yung isa sa gumurgur kay Percy Lapid, tsugi sa pagsiserve ng kapulisan. Anong klase mga pulis yan? Inutil. Namatay sa kanilang watch? Nagkaroon ng krimen? Habang nandun sila? Hindi nila nagawa ng paraan? Hindi, ano lang naman eh, di ba? Huwag mo nang idamay ang pamilya mo. Ikaw naman ay pwede mabigyan ng pardon. Di ba? Ituro mo lang ang mastermind. Ikaw lang naman ang gunman. Ganun di ba mga tatkuya? Bakit kailangan niyang paslangin ang kanyang sarili?